Okay, class, so again, welcome. So tuloy natin class yung part 5 of module A. Okay, so part 5 class, start natin. So share ko lang yung screen. There, okay. So tuloy natin class. So for the part 5, we are to discuss deformations of trusses. Specifically class, virtual work method. Okay, so titignan nyo class yun. Medyo flexible class or like all around ang ating virtual work. Kasi class, pwede siya sa beam, pwede siya sa frame, pwede rin siya sa truss. Okay? Ayusin ko lang kasi yung battery nung ano. Again, class, no? Again, virtual work method tayo. So, again, flexible to class kasi pwede siya sa beam, frame, truss. So, medyo special class dito sa truss. So, formulas natin class magbabago. Technically, class, again, same, no? Virtual work tayo. Same class, yung pinaka-main formula natin sa virtual work class is yung external work equal yung class sa internal work, okay? Pero this time class, yung internal work natin class, iba na. Again, kung titignan nyo class, ibang member yan. So, meron tayo yung actual strain class. So, titignan nyo class, ito yung actual strain, no? So, parang bottom line class, yung pinaka-formula natin ng ano, pinaka-formula natin, general formula natin, class, no? So, sa external work, formula natin dito, class, di ba, yun yun? Yung external unit load, class, times, class, yung, yan, deflection. So, equal lang yan, class, sa, yan. So, ang itsura ng internal work natin, class, pag trusses, ito na, class, yung, yan, meron na tayo nung U. So, again, yung class, ito yung bar forces nung virtual work. Tapos, yung ikukos nyo, class, na, yan, deformation. So, ganun. So, external natin, class, again, yung deflection ng member, tapos yung unit load. Sa internal naman na class, kung ano yung itsura ng deformation ng member mismo. Okay? Tapos yung nag-cost ng class, syempre, yun yung bar forces ng virtual work. Okay? So, parang ito yung pinaka-general natin class sa truss. Okay, expand natin class, pag-usapang actual yan. So, parang ingat natin class no dito. So, yeah. So, itong ating ano class, ito no, meron tayong three types dyan. Yung ating deformation. Okay, so tatlo yan class. Meron tayong deformation class due to fabrication error. Unahin na lang natin yung actual. So, ito yung pinakasikat class. Okay, actual deformation class, meron tayong yung due to temperature. Tapos meron tayo kasi yung sa fabrication. Okay, so yung actual class, itong actual na to, ito yung, ito yun. Diba meron tayong formula class sa actual deformation? So, yan. Yun yung SLA. So, yan yung class yung SL over A. Okay? Pag temperature naman class, siguro na-meet yun na siguro to class. Strength of materials or like conics. Yung alat. So, yung constant A class times yung length tapos yung change in T. Okay? So, fabrication naman class as is siya na parang ganyan. Kasi sasabi niya na mismo class kapag too short or too long. So, in a way, class, sinabi niya kung ano yung actual deformation ng member. Okay? So, kung titignan niyo, class, yan. Depende, class, kung ano yung nag-cause ng deformation. Meron tayong isa-substitute doon as yung formula na yan. Okay? Gets ba? So, gets lang natin, class, again, dito sa S. Yan, may meaning sila. Tingnan na lang natin dito para klaro. Okay? Again, class, ito, yan yung actual deformation, no? Okay? Tapos, yung kwan naman, class, yung temperature, class, is ito. So, ayan yung sa temperature. Tapos, class, yung sa fabrication, class, as is na siya. Kasi talagang isasabi niya mismo kung ano yung deformation na yun. So, in a way, class, walang formula. Kasi given na siya mismo. Okay? So, tingnan natin, class, ano yung notations. So, nayan natin, class, yung actual, no? So, sa actual class, yung S natin, yun yung bar forces dun sa real loading. So, same class pag virtual work, meron pa rin tayong real loading, tapos meron tayo ng, so, virtual work class, meron pa rin tayo ng real, tapos meron tayo ng virtual. Okay? So, again, class, kapag yung S, yan class yung bar forces mo due to yung real loadings. Yung U class, yan yung bar forces mo due to yung virtual loading. Okay?
So again, class yung U natin, nahati yan sa tatlo. Depende class kung ano yung virtual load natin. So meron tatlo yan, di ba? It's either class, it's either vertical unit load, horizontal unit load, or yung unit coupled. Okay? So yan. So more or less, class, ang mas focus natin class is ito. Mas focus tayo class dun sa action. Okay? Itong dalawa class in a way, parang secondary yan. Okay? So again class, pag actual tayo class, so ito yung ano natin, no? It's either yan class or yeah. So pag actual tayo class, kasi yan yung mas focus natin, so ang pinaka formula talaga natin class is equal to yan. So titignan mo class, yan times yun. Pag pinag ano natin class, parang sulae lang yan. So maganda yung sulae. Kasi mas madaling i-memorize. So again class, yung SLAE, ito yun class, yung deformation actual. Tapos multiply lang natin class sa U. Okay? So ito class, pwede na siyang mag-vary. Depende kung ano yung nandun. So i-update mo lang. Okay? Tapos class yun, pwede rin tayo kumuha ng rotation class. So ang rotation natin class, gagamitin lang natin ito. So yung makukuha natin class, so ang rotation natin class dito is member. Okay? Same dito class. So i-guess natin class, pag traces, ang kinukuha na natin class, no? Pag truss, ang kinukuha natin class is yung deflection ng member tapos yung rotation ng member. Hindi na yung points. Okay? So rotation ng member hindi. I mean, ano, pwede pala yung point class. Pwede tayong rotation ng point or yung member. Pero ang pinaka-strict lang dito class, kapag usapang rotation na, yun lang. Kumbaga, hindi natin pwedeng kunin yung rotation class ng point. Kasi in a way class, ang kinukuha natin dito is yung rotation ng member. Okay? So dito class, is undirected class. So pwede dito class yung point. Ang kinukuha natin class is yung deflection ng point. Pwede rin yung deflection ng member. Pero for rotation class, is strictly rotation lang tayo ng member. Okay? Bakit class? Kasi yung formula natin class ng rotation, yan. Kasi ang rotation formula lang natin class, ganito lang. So parang pwede mo lang makuha class yung rotation ng member. Hindi mo kaya kunin yung rotation ng point in a way. Okay? So kunin mo class yung sa member over yung, yan, yung length ng member. Okay? Bakit ganun yung class? Kasi kas special, di ba? More or less class kung titignan nyo yung truss, so kung titignan nyo, ganito yan. Yeah. So ito yung real loading natin, no, class? And yung real system natin, so depende kung ano yung ano niya. I-guess natin class kasi di ba pag ano? Kapag trusses kasi class, di ba? Para ma-analyze natin lang agad-agad yung truss, isa lang yung rule natin din class. Dapat yung loadings natin nakalagay dun sa point. So kung titignan nyo class, kung ipipilit natin yung rotation, titignan nyo ganyan. Di ba? So parang yun, di ba class? Kung gusto natin kumuha ng deflection class, again, di ba ang loading dapat natin is unit load? Kung gusto natin kumuha class ng rotation, ang loading dapat natin class is a unit couple. But then again class, since we're talking about trusses, di ba? Ironclad load natin dito class is supposedly, loads are supposedly to be applied at the joints. Okay? So ang gagawin natin class, it should be converted. So kung titignan natin class yan, ang conversion niya class, magiging ganito. So kung titignan nyo class, imbis na mag-apply tayo ng unit load, mag-apply tayo class ng dalawang, I mean, imbis na maglagay tayo ng unit couple, maglalagay tayo class ng unit load. Okay? Class yan. Para ang transformation niya, ganyan. So kung titignan mo class, i-adapt natin kung ano yung orientation ng unit couple. So kung clockwise siya class, dapat maglalagay tayo ng dalawang unit load class. Kung ano yung orientation? So kung titignan nyo class, iikutin nyo yung member, clockwise rin. Gets ba? Okay? So for the sake class na meron tayong ma-analyze, again, yan, i-convert natin ito into this one. Okay? Tapos ang formula natin class, again, ito yung formula natin class kapag deflection yung kinukuha natin. Tapos ito yung kinukuha natin class kapag sa rotation. So ito class applicable yan sa point tsaka member. Ito class, strictly, pang ano lang siya, member. So kung titignan nyo class, supposedly, ang tatanungin dito is ano yung na yung rotation ng member. Okay? So, yun. So, anong bago? So, kung titignan natin class yung procedures for analysis class, wala naman masyadong bago. In a way class, parehas siya dun sa
truss ay sa frame kasi meron tayo ni ganito class, kailangan natin i-analyze yung truss completely. Kasi class, kung titignan yung formula natin class, kailangan natin makuha class yun, ito. Kailangan natin makuha yung S, which is the bar forces of the real system, tapos yung bar forces class ng virtual system. Okay? Same determinacy class, yung assumption natin, yung real tsaka virtual system, yung analysis natin yung real tsaka virtual system, after nun class, pwede na tayong gumawa ng table. Pag nakuha na natin class, na-complete na natin yung table, pwede na tayong mag-solve. Okay? So, sign convention tayo class. So, ang convention natin class, no? Same. Kapag positive yung member class, tension, like vice versa, pag tension, positive. Pag compression class, negative. Okay? Tapos in regards to the final answer class, yung parang sa virtual rin lang natin class, positive answer meaning correct assumption. Negative answer class meaning yan, incorrect assumption. Okay? So again class yan, consider din natin class ano yung effect ng temperature tsaka fabrication error. So sa temperature class, i-guess kasi natin, di ba, pag may increase sa temperature class, mag-e-expand yung member natin. Pag may decrease in temperature class, mag, yan, delete yung ating member. So yun, may effect sa class. Kumbaga kasi class, pag nag-deflect yan or like umiksi yan class, hihilain niya yung ano, may i-produce na parang bar force sa loob. Okay, same sa fabrication class. Pag umiksi yan, same concept class, pag the member is too short or too long, may effect siyang parang bar force. Kumbaga magkakosya ng stress na magkaka, yun, i-apektoan niya class yung supposedly na bar force natin dun sa member. So supposedly, kailangan natin siyang i-consider dun sa design. Okay? So again class, mas focus natin ito class. Dito tayo sa more on axial tayo. So again class, pag deflection class, no, sulae tayo. Okay? Pag deformation naman, kay rotation naman class, kailangan muna natin kunin class yun. Ano yung deflection nung member na yun? Okay? Given that na-transform class yung unit couple into two unit loads. Okay? Tapos class divided by yan. Kumbaga slope kasi siya, di ba? So yung technically ganun. Okay? Deformation class over yung length. Kumbaga strain na siya. Gets ba? Okay? So again class, para mas mag-gets natin, mag-example tayo. So batakan natin class yung example 3.15. Okay? So i-erase muna natin class. So, yan class. So, example 3.15. So, ang given natin class, meron tayong given na modulus of elasticity. Again class, 200 GPA. So, again class, convert natin. So, ang 1 GPA class is equal to 1 M kilopascal. So, technically class, ang conversion natin ng GPA maging 210 raised to 6 kilopascal. May given rin tayo class na area. So, yung area natin class, so, area daw class ng lahat ng members, cross-sectional area is constant, equal to 2 millimeters squared. So, convert natin class para consistent tayo sa units. So, technically, 1,000 millimeters squared is equal to 1 meter squared. Okay? So, area natin class is equal to 0.0012 millimeter squared. Okay, so that is for the given class. So again, lagi yung first step natin class, determinacy. We have to prove class na determinate yan kasi pag virtual work class, again, kailangan natin mag-solve ng bar forces. So kailangan natin ng reactions. Okay, so pag trust class, si Mr. J. So magtiwala lang sa kanya class kasi pag linalamig ka, lagi siyang may dalawang jacket. Okay. So, titignan natin class yung number of joints natin. 1, 2, 3, 4. So, meron tayo 2 times 4. Okay, number of reactions natin class. Ito yung tatlo. Number of members natin, 5. So, 8 is equal to 8 class. Therefore, the structure is determinate. Okay. Next up class is yung assumption natin. So, ang hinahanap natin dito class is yung deflection ng joint B. Okay. So, deflection ng joint B class. So, again, kailangan natin i-assume yan para makapag-represent tayo plus kung anong itsura nung ilalagay natin na loading. So, assumption. Okay? So, again, class, we assume. So, assume. Yan. Deflection at B. So, again, class, no? Pag sinabing deflection at B, class,
Kailangan natin muna makuha class yung deflection sa B vertical, sin deflection sa B horizontal. Kasi class magkaiba yung deflection sa B sa vertical, specifically tas horizontal. Okay? So dito class dalawa yung assumption natin. So una class i-assume natin class yung vertical sa B muna. Then assume vertical deflection at B class downward. Okay? So downward. Tapos para maging downward sa class, maglalagay tayo ng yun. Representation. So represent with a unit load downward at B. Vertical. Unit load downward at B. Okay? Tapos yung second assumption natin, class. So, i-assume natin na yung horizontal deflection class at B is to the right. Okay? So again, class, para mangyari yun, mag-introduce tayo or represent with a horizontal horizontal unit load class to the right at B. Okay? So again, class, copyin natin yung mga assumptions natin. So, assumption number one, class, no? Again, in-assume natin, class, na in deflection natin, class, sa B, vertical, downward. Okay? Number two, class, di ba? In-assume natin na yung horizontal deflection natin, class, sa B is to the right. Okay? So, yan na yung mga assumptions natin, class. Para ma-check natin, class, kung ano yung final answer natin, mamaya. So, again, class, tuloy natin. Since tapos na natin yung assumption, class, i-drawin na natin yung real tsaka yung virtual systems. Again, class, nandito na tayo sa part na i-drawin natin, class, yung real system. Tapos yung virtual. Okay? So, real tsaka virtual, class. So, again, class, alam na natin ito, no? So, ang real natin, class, kukopi mo lang kung ano yung given. So, yung given natin, class, na structure. So, madali lang siya, class. Kung titignan natin, simple lang, no? So, meron lang tayo, class, pa ganyan. Tapos, meron tayo pa ganito. Tapos, pa ganyan. Tapos, yan. Okay? Ito, class, meron tayong roller. Ito, class, meron tayong hinge. Okay? So, yung loadings natin, class, meron tayong downward na 84. Meron tayo, class, to the left na 35. Okay? Ito class yung A natin, ito yung B, C, tapos D. Okay, so yan na yun. So virtual naman class, kung titignan natin, since dalawang deflection yung kukunin natin, dapat dalawa rin class yung virtual system natin. Kasi nga diba dapat class i-interpret natin or pakita natin class yung yun. Pakita natin yung downward or I mean yung vertical or yung horizontal unit load. So para mailagay natin yung class, dapat hiwalay yung virtual system nila. Okay? I-drawin natin yung una class. So again, ang itsura ng virtual lang class is parehas lang sila nung real. So drawing lang natin. Yan. Same again class. Yan yan. Tapos so, roller dito. Again class hinge dyan. Roller dito. So same lang yung structure. So ang difference lang class ng real sa virtual system is yung loads nila. Okay? So A, B, C, tapos D. Okay? So this time, class, ito, dito natin i-represent, class, yung vertical deflection at B. So vertical deflection, class, di ba sabi natin, we represent with the unit load downward at B. Okay? Dito naman, class, dito natin i-represent, class, yung horizontal deflection. So dito, class, di ba, dapat maglagay daw tayo ng unit load horizontal to the right at B. Okay? So yan na yung loadings nila. Okay? So with that class, pwede natin gawin or i-solve yung reactions.
So, natin yung reactions class. Okay. So, alam natin class may paganyan dyan. Meron din dito. Ganyan. So, ito i-assume natin class paganyan. Ito pataas, pataas. Same dito class. Paganyan, pataas. Pataas. Tapos ito rin class. So, dito. Ito yung paganto. Assume natin to the right. Pataas, pataas. Okay? So, kung titignan natin class, ano pa bang kulang? Okay na. So, after dito class, isolve na natin yung reactions. So, again class, unahin natin yung surreal. Okay? So, reactions class, summation of forces horizontal is equal to zero, lahat ang to the right positive. So, meron tayo class AH to the right siya, no? Assume natin. Minus class yung 35 is equal to zero. So, AH natin class is equal to 35 kilonewton to the right. Okay? Tama yung assumption natin class. So, ito is a 35. Okay. Tapos class, mag-moment tayo sa A. Summation of moment class sa A is equal to 0 lahat ng clockwise positive. So, ano yung mga forces mag-create ng moment respect to A class? So, meron tayo negative 35 class times 4. Okay. Plus class yung 84 times 4. Okay. Minus class yung, yun, yung reaction sa C times 7 is equal to 0. So, makuha natin class reaction sa C is equal to 28. Kilonewton glass upward. Okay? So, ito class, alam natin, 28 siya. Okay? So, lastly class, mag-moment tayo class dun sa kabilang support. So, C is equal to 0, ano clockwise positive. Okay? So, meron tayo class nung negative 35, same class, times yung 4. Minus class yung 84, times yung 3. Okay? Plus class yung A vertical times 7 is equal to 0. Makuha natin class yung A vertical is equal to 56. So, 56 kilonewton class, tama yung assumption natin upward. Okay? So, i-check natin class para ma-sure. So, i-check natin class kung tama yung reactions natin dito. Yan. So, gamitin lang natin class yung equilibrium equation din natin ginamit. So, summation of forces vertical lang tayo class. No? So, titignan natin class, meron tayong 56 sa pataas, plus 28 sa pataas, minus class yung 84. Dapat class mag-equal siya 0. So, when 0 yan, class more or less, most probably, tama yung mga reactions natin. Okay? So, i-erase natin class. So, gawin naman natin yung sa virtual. So, yung virtual naman class. Okay? So, yung virtual muna, itong una. So, virtual. So, pag magsasum tayo ng moments class, I mean 0. Summation forces horizontal tayo class, matic class, kung titignan yung AH natin, class is equal to 0. Kasi wala tayong horizontal load. So, ito class is equal to 0. Okay? Tapos class, yun. After that, mag-moment tayo class sa A. So, pag nag-moment tayo sa A class, meron tayo ng 1. Times class yung 4. Okay? Minus class yung reaction natin sa C times yung 7. Okay? Makuha natin class is equal to 0. Meron tayong RC class equal to 4/7. Okay? So, kilonewton glass tama upward. Okay? Tapos dito naman class, again, sa C naman tayo class. So, titignan natin, meron tayo ng AV times yung 7 class minus yung 1 times yung 3 is equal to 0. So, meron tayong AV class equal siya sa 3/7 kilonewton upward. Okay? So, gawin na lang natin decimal class para mas, ano. So, 4 divided by 7 plus. Gawin na natin 0.57. Ano ba pag ganun? Oo, class. So, et, yung RC natin class, again, 0.57. Dito naman class, 0.43. Okay. So, we're just checking natin class. 0.43 plus 0.57 minus 1. So, magiging 0. So, tama na yung ating sagot. Okay. So, isunod natin class yung dito. So, dito class madali lang. Actually, kaya tinatin pakita natin class. Erase ko lang, no?
And in last, summation of forces, horizontal is equal to 0 to the right positive. So meron tayong 1 minus yung AH natin class is equal to 0. So AH natin class is equal to 1 kilonewton. Tama yung assumption natin class to the left. So pag nag-moment tayo cross sa MA, kung titignan nyo, meron lang tayo cross no. Reaction sa C times yung 7 is equal to 0 class. So meron tayong RC is equal to 0. Meron din tayo cross dito, summation sa C. So meron tayong AV class times 7 is equal to 0. So AV natin class is equal to 0. Okay? Tignan natin class, ito 0, ito 0, ito 1. Okay, so with that class kompleto na natin, pwede natin solve yung bar forces natin. So, erase ko lang. So, ayan class. So, pinakamadali dito class, unahin natin to. Bakit? Kasi class, kung titignan nyo, may mga zero dito. So, kung titignan natin yung class. Aha. So, more or less, since alam natin class na zero to, no? So, matic class ito is equal to zero. Ito na rin is equal to zero. Pag 0 yung class, ito 0, ito rin 0. Okay? So, pag inanalyze natin yung B class, alam natin, pag inanalyze natin yung joint B, so meron lang tayong to the right na ganyan class, so alam na natin yung AB class, is equal rin siya sa 1. Tapos class tension siya. Okay? So, okay na tayo dun class. So, next class, anong i-analyze natin? So, yan kahit tinan natin i-check, no? So, i-analyze na lang natin to class. So, C. Supposedly, class method of joints tayo kasi simple truss lang siya. Tapos gusto natin i-analyze lahat ng completely. So, yeah. So, kung titignan yung class method of joints, no? So, pag tinignan natin class yun nandito. Pag nag-analyze tayo dito, class, kung titignan nyo to. No? So, makukuha na natin class agad yung nandito class. Ano yan? So, yung nandito class is equal to. So, summation of forces vertical lang yan class. So, meron tayo class ng 28. Ito. Divided by class yung. So, yung. Kung anong class yung kanyang ano. So, meron tayong 3, 4. Okay? So, vertical component yung class is 4 over 5. So, 4 divided by 5. Okay? Sagot dapat natin dito class kung titignan yung 35. So, ito, 35 class, to sa orientation niya class. Kung titignan niyo kasi pataas yan, so dapat pa ganun siya. So, compression. Okay? Tapos class, kung titignan natin, so given na yan class, no? Kunin na lang natin yung horizontal component nito class, yun na yung nandito. So, horizontal component niyang class, so 35 times class yung horizontal component, so 3 over 5. So, 21. Ito class 21. So, kung titignan natin class, di ba? Compression to. Ibig sabihin, dapat class para mag-equal, dapat tension to. So, this one is tension. Okay? So, kung titignan natin class, i-analyze natin yung point B. So, point B class, summation of forces vertical class, alam natin, ito, 84 na rin. 84. Tapos, ano siya class? Tension. So, tension to. Okay? Ito rin class, may inspection summation of forces horizontal. So, alam natin tension to. So, ito, same siya. 21 siya, tension din. Okay? Lastly, class dito, ganun ulit. So, titignan natin sa joint A, summation of forces vertical lang tayo class. So, meron tayo class nung 56. Kailangan lang natin malaman class. So, 44. So, square root of 32. Okay? So, kunin lang natin class yung 56 divided by yung horizontal component nito class. So, 4 is yung hypotenuse niya class na square root of 32. Okay? So, sagot natin dito class is 79.2. 79.2. Tapos class, kung titignan orientation niya, pataas yan. So, dapat pa ganun rin siya. So, compression. Okay? So, i-check natin class. Ano yung checking natin? So, titignan yung analyze natin dito. Inanalyze rin natin to. Ina-analyze rin natin class yan. Okay? So, ang checking natin kasi yung joint na din natin ginamit. So, ang checking natin kasi sa joint D. Okay? So, ano yung nasa joint D class? Yan yung checking natin. So, check lang natin class para sure tayo. So, again, dahil before tayo mag-proceed sa table class, sure muna natin kung tama yung bar forces natin. Okay? So, ang checking natin class again sa joint D. So, in-drawing natin class yung joint D.
So, ito yung D class, no? So, meron tayo class pag ganun na 35. Tapos meron tayo class compression pag ganyan. So, 79.2. Meron tayo class tension, so 84. Okay? Meron tayong compression class na 35. So checking natin class again, summation of forces. Yung problem natin class na yung joint D, equilibrium siya horizontally at vertically. So horizontal is it equal to 0 class, lahat nito the right positive. So titignan natin class again, 4 square root of 32. Ito namang class is, three, four, five. Okay. So, yan. Check natin less. So, meron tayo negative 35. Tapos, yung horizontal component ng 35 na to class. So, negative rin siya. Kasi to the left siya. So, negative 3 over 5 class time 35. Okay. Tapos, class plus yung horizontal component ng. So, 4 over square root of 32. Times 79.2. Okay? Yun. Is it equal to 0? So, kung isosolve natin yung class, sige, pakita na lang natin. So, meron tayo negative 35 class minus 3 times 35 over 5 plus class yung 4 times 72.9. Over square root class of 32. Ayan. Ay, may mali. Where did I go wrong? Tama naman, negative 3.5. Ah, yun class. May mali tayo dun sa entry. Dapat class 79.2 to. There. Okay? So, titignan nyo class, good as 0 na yan, no? Papatawarin natin yan. 0 is equal to 0 kasi 0.0002. So, sa ano lang yan class? Ito kasi. Round off ko kasi ito, di ba? So, may discrepancy talaga. Okay? Check rin natin class yung vertical naman. So, gusto tayo sa horizontal, no? So, check natin class yung vertical. So, summation of forces vertical is equal to 0 at napataas positive class. So, ano yun? So, meron tayo class negative 84. Okay? So, yung vertical component class ng 79. So, 4 over square root of 32, 79.2. Okay? Tapos, class yung ito. So, upward din siya. So, 4 over 5, 35. Is it equal to 0? Okay? So, tingnan ulit natin class. So, negative 84 plus and yung 4 times 79.2 over square root of 32. Okay? Plus class yung 4 times 35 over yung 5. So, yan. Patawarin natin yung class in a way class 0 is equal to 0. Again, class because of the rounding of the 79.2. Hindi super extra. Okay? So, safe to say class, lahat ng sagot natin doon, tama. Okay? So, erase ko lang to. Same concept tayo class. So kung paano natin class ginawain nandito, ganun na yung gagawin natin dyan para mabilis. Okay? So titignan natin class sa start natin dito. So andyan class, di ba? Yan is, para makuha natin yan, yung 0.57 lang class divided by yung vertical component nito. So vertical component yung class, di ba? Yan yung 4 over 5. Okay? Sagot natin doon class is 0.71. Tapos class compression rin siya. Okay? So ito class in here, 0.71 tayo. Compression. Okay? Tapos class, kukunin lang natin class yung horizontal component niyan. So yung
3 over 5 plus times 0.71. So, ilan yung plus? So, 0.43. So, 0.43 plus. So, kung titignan natin, pag ganito kasi to, dapat left yun. So, tension. Okay? Same dito class, i-analyze natin to. So, ito, ito rin is 1 plus tapos tension. Ito rin class 0.43 tension. Okay? Tapos lastly class dito, so same. Kukunin natin class yung, yan. So, yung 0.43 class, i-divide natin class our vertical component nun. So, 4 square root of 32. So, 0.61. Ay, ang orientation niya, kasi kung titignan, pataas yan. So, dapat ikontra natin. So, pababa dapat to class. So, compression. Okay? So, yung checking natin dun class in a way, yung kanina rin lang. Summation of forces, i-prove lang natin class. Gamitin natin yung point D, no? So, i-prove natin class na equilibrium siya dun. Okay? So, huwag yan natin gawin yung class para mabilis. Iwala tayo class. Tama yan. Okay? So, with this class, since nakuha natin lahat ng bar forces, gawin na natin yung table. Okay? So, anong itsura ng table natin, class? Ang itsura ng table natin, class? So, una, meron tayo ng member. Okay? Tapos, class, yung L. Tapos, A. Tapos, yung S. Okay? So, titignan nyo, class, ang kukunin kasi natin dito, class, is yung, di ba? Kukuha tayo, class, ng summation sa B. Vertical. Okay, di ba? Formula natin dyan, class, supposedly, is yung sula eh. So, U vertical over lae. Okay? So, meron tayong UV dun, class. Dito rin, class, tapos same, kukunin natin yung B horizontal. So, nagbago lang dito, class, yung S, U. Ito naman na is H, L over A. Okay? So, dapat kasi pa-pattern natin kung ano yung nilalagay natin dito sa table natin. Yung usog natin ng konti. So again, class, yung member, yung length niya, class. So, kung anong class yung mga laman ng formula, ilalagay natin dito, lasso. So, yung area, yung S, class, no? Yung U, vertical, yung U, horizontal, class, yung S, U, so yung sul, over A. Tapos, class, yung S, U, unahin natin yung V. So, ito, UH class. S, U, V, L over A. Yung A class, consistent, constant kasi yung E natin class. No? So, unahin natin nadamay. So, ito class, S, U, H, L over A. Okay? So, ano yung mga members natin? So, yan yung laman class ng table natin. Okay? So, ano yung mga members natin class? Again, yan natin ang parang pattern, no? So, like, top chords muna. So, top chords left to right. Tapos yung web members, tapos yung bottom chords, okay? So, yun dito, class, dapat meron tayo ng AD. Yan dapat alphabetical tayo, no? Tapos yung CD, okay? Tapos, class, yung web member natin, BD. Okay? Tapos, class, meron tayo ng AB. So, bottom chord. Tapos yung BC. Okay? So, ano yung length nila, class? So, kung titignan natin, ito yung una, square root of 32. Or like, ano bang square root of 32? Para mas, ano? Square root of 32. 4 square root of 2. So, yun na lang. 4 square root of 2. Okay? So, dito, class, actually pala dapat dito, dapat consistent tayo sa units, no? So, dapat dito, class, meter tayo, no? Ito meter squared. Ito class kilonewton. So, ito kilonewton din. Ito rin class kilonewton. So, ito class magiging kilonewton squared over meter. So, kilonewton squared over meter ta. Okay? So, yan. So, ano yung length natin class? So, again, ito. Tapos, ito class is 5. Okay? Tapos, ito 3. Ito 4. Tapos 3. Okay? Areas natin, class, all throughout, pare-parehas sila. Diba, kinonvert natin kanina, 0.0012. Okay?
Yung S natin plus sa natin kukunin yung S natin plus dito. Dito natin plus kukunin yung values ng S natin. Okay? Dito natin plus kukunin yung U vertical. Dito natin kukunin plus yung U horizontal. Okay? So, yung S natin plus kukunin natin dun. So again plus, may convention lang tayo dito plus, no? So positive plus pag tension, negative plus pag compression. Okay? So, kung titignan natin class, so meron tayong negative 79.2. Okay? Tapos class, meron tayong negative 35. Okay? Tapos meron tayong 84 positive. Tapos 21. Tapos 21. Okay? So, UV naman class. So, again, dito natin kukunin yung values ng UV natin class. So, meron tayong negative 0.61. Meron tayong negative 0.71 class, no? Meron tayong positive 1. Meron tayong 0.43. Okay? Dito naman class, so yan. Dito natin kukunin yung UA. So, titignan natin class 0, 0, 0. So, meron tayong 1 dito, tapos 0. Okay? So, with that class, kung titignan nyo, pwede na natin alisin yung taas. Para may pagsulatan tayo class. Susulat ko kung paano natin gagamitin. So, yung favorite natin class, ikakalk function natin siya. Burahin na natin kasi na-transfer naman na natin lahat. No? So, yan class. Again, ituloy natin. So, paano natin kukunin yun nandito class? So, para mabilis class, mag-calc function tayo. No? So, again, class, titignan nyo kasi ito na yung formula natin dyan. Meron tayong sulait. Okay? So, again, class, kailangan nang natin i-name yung ating mga columns. So, kung tatawagin natin ito class na column A, ito yung column B, C, D, tapos E. No? So, gawin na natin yung formula natin. So, calc function tayo, class. So, titignan nyo, class, para mabuo natin yung first formula natin doon, no? First formula natin yung S, so yung C. Tapos, class, yung UV, so yun yung D. Tapos, class, yung L, so yun yung A. Over, class, yung A, so yun yung B. Okay? Tapos, class, separate natin. Again, gagamit tayo ng colon. So, yung formula naman dito, class. So, same class, ang S natin is yung C. Ang UH natin, class, is yun yung E. Okay. Ang L natin class is yun yung A, all over class yung B. So yan na class yung entry natin sa calculator. Okay. After nun class, again, pindutin natin yung calc. So dito class, tatanong nyo kung ano yung given dun. I mean, ano yung unknown. So tatanong nyo class, ano yung C, bigay mo yung C. Tatanong nyo class kung ano yung D. Ano class daw yung A. Tapos ano yung B. Pag binigay mo lakas lahat ng record, meron pa palang E. Pag binigay mo lahat ng record class, again, ibibigay na niyo yung sagot. Okay? Pag binigay niyo yung sagot class, wag mong, ang pipindutin mo lang dapat is equal sign. Pag may kiklear, wag mo yun. Okay? Pindutin mo yung equal sign class, babalik siya dun. Okay? So, para makita niyo class, gawin natin. Ayan. Okay, so again class, i-enter natin yung formula. So ang formula natin class, given itong mga namings na yan, yan yung formula natin. Okay, so titignan natin class, meron tayo ng alpha C plus alpha D plus yung A. Okay, over class yung B. Yan. Tapos class yung colon. Tapos yun ulit, so yung alpha C, yung E, tapos yung A. Okay? Over class yung B. So, again class yan, no? So, na-enter na natin. Tapos, pindutin natin yung calc. So, pindutin mo yung calc class. Yan. So, tanungin nyo yung C class. Ano yung C? So, tatanungin mo sarili mo ano ba yung C. So, ba yung C natin kasi is ito? So, enter muna natin class yung negative 79.2. Equal sign. Tatanungin nyo ano yung D. Tanungin mo sarili mo ano ba yung D. So, ang D natin class is yung UV. So, negative 0.61. Okay? So, equal sign ulit class, tatanong nyo ano yung A. So, tanong mo ano yung A. Ang A natin class is yung length. So, dapat 4 square root of 2. Okay? Equal sign. Ano daw yung B? So, ang B natin class is ito. 0.0012. Okay? Pagkapinot may equal sign class, itanong nyo yung E. So, 0. So, ang gagawin natin class muna is ito. Okay? So, ganyan. Okay? So, kung titignan mo class, binigyan nyo yung sagot.
Medyo hindi tayo pareha sa... Anyway, sige, copyin natin yung class. So, meron tayong 2, 2. 7, 7, 4, 4. 4, 5. Tama, i-check nga natin, class. Tapos ito, class 0. Okay. Again, di ba? Yung C natin, 79.2.61. 5 natin class is square, 4 square root of 2. 0.0020. So, ganun nga. Okay. So, tuloy lang natin class. So, again class. Yeah. So, enter natin. Ano ulit yung C natin class? So, negative 35 na siya this time. Okay. Tapos class, ano yung D? So, ang D natin kasi is 0.71. Negative. Okay, tapos ano yung pa natin class? So, 5. Tapos yan. Tapos 0. Okay? So, titignan natin class. Tama naman dito. Okay, so copy natin yung class. So, 1, 0, 3, 5, 4, 1.7. Okay, tapos class yun nga, 0. So, 0. So, kung titignan nyo dito kasi yung formula kasi natin, as long as 0 kasi yung UH class, 0 na rin to. So, 0 na rin yun. Okay? Tuloy lang natin class. So, next. So, dito sa third line na tayo na. Ano yung C natin class? Again, 84. Tapos yung D natin class 1. Okay? Tapos yung A natin class is 3. Tapos yung B natin is yan. So yung E natin class is equal to 0. Magkaroon tayo kaya class na? Twenty-one gain. And yeah, 210 yan. Okay? So dito yung class, 0 rin yung sagot. So next class again, 21 tayo, no? Tapos class yung D natin, class is equal to 0.43. Okay, yung A natin, class is equal to 4. Tapos yan, 0.0012. Tapos, this time class 1 naman yung E natin. So dito natin class 310. Meron tayong 30, 100, okay? Tapos class yung 70,000. 1, 2, 3, okay? Tapos tuloy lang natin class. So again, same, 21 tayo doon class. Tapos 0.43. Pero the same class ang length natin is equal to 3. Okay? Tapos yan. Tapos 0 na yung in natin class. So titignan mo. 2, 2, 5, 7, 5. Okay? Tapos yung next class, 0. Okay? Pagkatapos na yung class, kung titignan nyo, so okay na tayo dyan, nang-erase ko lang to. So tuloy natin yung class. So may correction pala tayo class. Dito. Kapag tayo class, ito is 4 kasi 4 yung height ng BD. Okay? Pakit natin yung class. So, pag ito 4, ito magbabago to. In 28K. 4. Okay? Tapos ito rin class, para consistent tayo, gawin na lang natin siyang ano? Decimal. So, parang 4 square root of 2. 566 na lang tayo dito kasi. Ito maging 28. Ito kasi is 5.66.
Okay? So, pag kinorek natin yung class, ito magiging 2-2. Two, 7, 8, 7, 5, 0. Okay? So, tuloy natin. So, next step natin dito, class, kasi di ba ang formula natin, class, dito is equal to? Technically, dito, class, kailangan pala natin kunin yung sum nila. Okay? So, dito, ilagay ko lang sa taas, no? So, yung total niyan, class, ang total niyan. So, meron tayong 6,6491.97. Okay. So, dito class yung 70k. Yan. Okay. So, tuloy natin. So, again, ang formula natin, kasi bang natin dito class is yung summation ng, yun. Deflection natin class, so 1 times yung deflection natin class sa B vertical. It's equal to class to yun. So yung sulain natin. So UV. Okay? So dito class, ang nakuha lang kasi natin class. So para ang magagawin natin dito class, meron tayong SUVL over A. Okay? Multiply na lang natin class sa 1 over E. Okay? So titignan nyo class, yeah. Kunin na lang natin yan, 6,6491.7. Divided by class yung E natin. So, ang E natin kasi ba is 200 times 10 raised to 6. Okay? So, makukuha na natin class yung deflection V vertical is equal to 3.32. Kuha na rin dyan class is 0.00332 meters or like 3.32 millimeters. Okay? The same class, so kukunin natin class yung horizontal naman this time, so horizontal deflection. So again class, idiretso na natin dun, no? So kunin lang natin class yung 70,000 over class yung E. So ang E natin class, 200 times 10 raised to 6. So ang sagot natin dito class is 0.12335, okay? Or like 0.35 millimeters. Okay? So, kung titignan mo class, tama yung assumptions natin. Diba? So, positive yan class. Ibig sabihin, ito downward. Okay? Ito class, positive rin siya. So, to the right. Okay? So, pero hindi pa rin yung sagot natin class. Diba? Kasi ang hinahanap natin class is yung deflection sa B. So, burahin ko muna ito. Tuloy natin class. So, again, kukunin natin yung deflection sa B class. So, paano mga natin deflection sa B class? Again, bilawan lang natin dyan class is yung B vertical squared plus yung B horizontal squared. Okay? Equal lang yan class sa square root of 3.32 squared class plus yung 0.35 squared. Nawa natin class deflection sa B is equal to 3.3384 millimeters. Okay? Kung ano yung direction natin class, ipagsama lang natin yon. So again, downward to the right. Okay? So yan na yung final answer natin class. Tignan natin class kung tama. So yan. Ito yun. Okay? So again class, may mali tayo dito. Dapat 4 yun. Yeah. Okay? So, tuloy natin class. So example 3.16 naman. Erase ko lang. So, tuloy natin class. So, again, sagutan naman natin yung 3.16. 3.16 class. Dito class, meron lang tayong given. This time class, ang kunin natin rotation sa base. You know? So, given natin class, meron tayong E. It's equal to still class 200 GPA. So, convert ulit natin class. 1 GPA class is equal to 1 million kilopascals is equal to, so 200 times 10 raised to 6 kilopascal. Okay? Ano kayong given natin class? So, yung top daw. Top, tsaka bot, cords, together with class yung member CF, tsaka yung CH class. Ang area niyang class is equal to yan. Diretso na natin class, ang 8,000 is 0.008 meters squared. Okay? Tapos class si member BF daw, tapos DH,
0.006 meters squared. Okay? Tapos lastly ka si CG. Si CG class equal siya sa 0.004 meters squared. Okay? So, lagi yung first step natin class is determinacy. So, again class formula natin class si Mr. J. Dalawa siyang jacket. Okay? Tapos class yung number of members natin. So, yung joints muna class. So, meron tayong 8. So, tatlo. Plus yung 13 na members class. So, 16 is equal to 16. Therefore, structure is determinate. Okay? Tapos, class, yung assumption natin. So, assumption. So, titignan natin, class, diba, may nahanap natin kasi si rotation sa BC. I-assume natin, class, assume. Yung rotation natin, class, sa BC. So, again, class, ganito yun, no? Pag rotation tayo, class, supposedly, dapat member siya. Ganun dapat. At some point, hindi kasi natin kayang kunin, class, yung rotation ng point. Pwede mo rin siguro sabihin, class, na kung yung rotation, kung ano rotation ng point, yun na rin yung rotation ng lahat ng members. Okay? Refer ng class, again, for sure, rotation natin, class, is per member tayo. Okay? So, again, assume natin yan, class, na clockwise. Okay. So, para maging clockwise yung class, kailangan natin i-represent. Supposedly, class, i-represent natin with the unit couple sa BC, no? Para i-convert na natin yun, di ba? Yung transformation na pinakita ko kanina, class. So, representation natin, class, dun sa BC. Gusto nga natin, class, yung BC, no? Gusto natin ito, class, umikot siya. Ay, ito. Yung BC, class, paikutin natin clockwise, okay? So, para umikot yung clockwise, class, mag-introduce tayo ng unit load dito, upward. Tapos dito, class, downward. Gets ba? Okay? So, represent with a unit load downward. At B. Tapos, ay, upward pala. Upward at B. Tapos downward at C. Downward at C. Okay? So, ngayon yung galawan natin, class, para umikot yung BC natin clockwise. Okay? So, again, class, copyin natin yung assumption natin. So, diba, in-assume natin, class. So, for dito, assume yung rotation natin, class, sa BC clockwise. Clockwise. Okay, so yung assumption natin, class, for problem 3.16. So, move on. So, moving on, class, ang next step natin, since okay na tayo sa assumptions, supposedly, drawing na natin, class, yung real tsaka yung yan, virtual. So, raise ko lang, class. Okay, so ngayon, class, ready na tayo, drawing natin yung share, I mean yung real. So, dapat, class, yung real system. Tapos yung virtual. Diyan kayo nalagay yung real class, tapos dito yung virtual. Good. Okay? So, ang tsura ng real class, kukopin lang yung tsura niyan. So, di ba yung tsura niyan kasi ganito? Meron lang tayo pag ganyang class, tapos nakatin siya dito, meron din siya doon, tapos meron din siya dito, class. Tapos pag ganyan. Okay? Ito, class, meron tayong hinge dito, tapos meron tayo dito, class, roller. Okay? Tapos, class, same. So, open lang natin yung class. 1, 2, 3. Yan. Hinge dito, class. Roller dito. Tapos meron tayong pag ganun. Ayan. Okay. Tapos class, di ba yung loadings natin? So, sa real class, meron tayo dito 48. Meron din dito tayo class 80. Tapos meron tayong 64. Okay. Dito naman class, again, di ba gusto nga natin paikutin yung BC clockwise. So, dapat class, meron tayong upward dito na 1. Meron tayong downward dito na 1. Okay. Tapos class, yung ating reactions. So, may reactions tayo class dyan.
Sabihin natin pa ganyan. So, ito class, 0 na to. Same na to yung horizontal load. Tapos class, same. 0 na to class, kasi same na to yung horizontal load. Tapos yun. So, dito class, more or less, ito upward siya. Okay? Ito rin class up. Ito downward. Okay? So, natin class yung reactions niya. Reactions muna tayo class. So, reactions. So, nahin natin class yung real. So, real class against matik na summation of forces horizontal is equal to 0 lang to the right positive class. Yung AH natin, 0. AH is equal to 0. Okay? Tapos class, summation of moments tapos sa A. I-name muna natin class. So, ito si A, ito si B. So, C, D, E, F, G, H. So, A, B, C, D, E, F, G, tapos yung H. Okay? Mission of moment tapos sa A is equal to 0. So, ano yan? Is equal to 0 clockwise positive. Okay, so meron tayo class 48. Yeah. So lever arm nyo kasi is 4. Last class yung 80, ang lever arm nyo kasi is 8. No? Last class yung 64, ang lever arm nyo kasi is 12. Minus class yung reaction natin sa E, 16, is equal to 0. So meron tayo class reaction sa E is equal to 100. Okay? So kilonewton class upward. Tapos class, mag-moment naman tayo class sa E. It's equal to 0 at ng clockwise class positive. So titignan natin class, meron tayo ng AV times yung 16. Minus class yung 48 times yung 12. Minus class yung 80 times yung 8. Minus class yung 64 times yung 4. It's equal to 0. So makukuha natin class AV is equal to 92. So kilonewton class upward. Okay. Titignan natin class, ito is 100. Tapos class, yung ano is 92. Yan. Tapos yun, 0. Okay? So, erase natin class. So, isolve naman natin class yung sa virtual. So, virtual. So, paano naman class yung sa virtual? So, again, same. Summation of forces tayo class, horizontal. It's equal to 0 lang to the right positive class. So, titignan natin class. Yeah. AH natin kasi is equal to 0. Okay? So, mag-moment tayo class sa A. Summation of moment tayo sa A is equal to 0 at ang clockwise positive. Okay? Titignan natin class, meron tayo nung negative 1 times yung 4 plus class yung 1 times yung 8. Okay? Minus class yung reaction natin sa A times 16 is equal to 0. Okay? May makukuha tayo class reaction natin sa E is equal to 1/4. So, pataas. So, 1/4 kilonewton upward. Okay? Tama yung assumption natin class. Tapos, mag-moment tayo class sa E is equal to 0 lahat ng clockwise positive. Okay? So, ano yung mga first mag-create ng moment respect to E class? Meron tayo ng 1 times yung 12 minus class yung 1 times yung 8 minus class yung A vertical times yung 16 is equal to 0. So, titignan natin class yung A vertical natin 1/14. So, kilonewton class kaso this time downward. Okay? So, ilagay ko lang class no. So, meron tayong 1/4. Ito rin class 1/4. Okay? So, i-erase na natin class. Ayan. Since alam na natin class yung reaction, supposedly kaya na natin i-solve class yung thrust. Okay? So again class, solution natin dito kung titignan nyo kasi simple thrust siya. So method of joints lang tayo class. Okay? So hanapin nyo lang kung saan nyo yung mga zero. Meron tayong zero bar force dyan class. Isa lang. Ito lang class. Zero yan. Zero rin yun. Okay? The rest class, meron na silang. Yeah. Okay? Titignan nyo class, saan tayo pwede magsimula class? Pwede nating simulan actually dito or dun. Pag nagsimulan natin dito class, yeah,
Makukuha natin yung dalawang to. Okay? So, simulan natin dito, class. No? So, pag nag-moment, nag-analyze tayo dito, class, may makukuha tayo. Makukuha natin to, class, 133.33 compression. Okay? So, ito, class, 166.67 tension. Okay? Tapos, class, after nyan, pwede rin tayo dito, class. Kung titignan nyo, class, 64 yun. So, ito, 64 na rin, class, compression. Okay? So, makukuha na rin natin yung class kasi ito, compression siya. So, ito, compression din class. So, 133.33 compression na rin siya. Okay? After yung class, pwede ulit tayo mag-analyze dito. Class. Pag nag-analyze tayo dito, makukuha natin ito, tapos makukuha rin natin yan. So, ito daw class is 181.33, okay? Tension. So, ito class is 60 compression. Okay? Analyze tayo dito, class. Again, 0 yun. Ito, equal sila. So, 181.33. Tapos, ito, class, tension. Okay? So, same, class. After noon, pwede tayo mag-analyze dito, class. So, pag in-analyze natin yung class, makukuha natin ito. So, ito daw, class, is 122.67 compression. Okay? Ito, class, is 73.33 compression. Okay? So, ito class 48. Kasi kung titignan natin class 48 yan, somatic, ito 48 na rin. Tapos class dapat, pag ganun siya, so compression. Okay? Same dito class, kung titignan natin, i-analyze natin yan, so parehas ang dapat sila nito class. So 122.67 compression. So, lastly class, ito. Pag nag-ano tayo dyan class, ito is 153.33. Tapos, tension. Okay? Tuloy natin, class. Huwag na natin i-check, class. Para matapos natin. Okay? So, parang ganun. Method of joints. Okay? After nun, class, actually, kung paano mo sinolve to, class, ganun mo rin isosolve to. In a way. Okay? So, again, class, unahin natin yung nandito sa dulo. So, again, class, ito is 0.33 compression. Ito naman, class, 0.42 tension. Okay? So, mag-move tayo dito, class. So, kung titignan natin, ito, 0 na to. Kasi, class, di ba, 1, 2, 3, magkalinya ka. So, ito, class, equal siya dun sa kabila. So, 33 compression. Okay? So, pwede na tayo dito, class. So, kung titignan nyo, ito daw is 0.42, class. It's compression. Okay? Ito naman, class, 0.67, tension. So, since 0 yun, class, matic, ito, tsaka yun, equal. So, 0.67 na rin to, class, tension. Okay? Tapos dito naman class, kung titignan natin, more or less, ito may value niya class is pareha siya. Hindi siya pa. Ito class 0 sakto, 2.33. Tapos ito, this time class tension siya. Okay? So titignan natin dito class, ito 1. Tapos tension rin siya class kasi away siya, di ba? Ito class, ito is equal lang doon. So 0.33 class tension. Okay? Tapos class yun, ito daw, itong diagonal naman to is 1.25 compression. Okay? Lastly, ito class 0.42 compression. Okay? So with that class, nasolve na natin lahat ng bar forces. After natin masolve class lahat ng bar forces, ready tayo maggawa ng table. So itsura ng table class, parang yung table rin natin kanina. So again class, no, meron tayo ng member. Meron tayo class ng length. Okay? Meron tayo ng area. So la, su. So, ito class UBC. Okay, kasi di ba ang mangyari class, naglagay tayo ng unit load sa B tsaka C. Tawag natin class is UBC. Remember BC. Okay? Tapos class yun. So, sulae. SUBC over class yung may L over yung A. Okay? So, yun na yung table natin class. So, again class, lagyan natin ng pattern. So, top chords muna, web, tapos yung bottom chords. Okay? So, titignan natin class. Again, AB muna class. AB. Tapos BC. Tapos CD. Okay? Tapos DE. Tapos class yung BF. So, ito na yung web members natin. BF. Tapos CF. Tapos CG. CH. DH. AF. Okay? FG. GH.
Tapos EH. Medyo madami-dami. Okay? So, yung length nila, class, kung titignan natin yung given kanina, class, no? Lahat doon ng top tsaka bottom chords, yan, 0.0, ay. Okay? So, lahat ng top chords, class, kung titignan natin, 4. So, 4, 4, 4, 4. Tapos, class, yung FG, tapos yung GH, 4 din. So, FG, tapos GH. Okay? So, lahat ng diagonal, class, 5. So, may AF tayo, class. So, yung AF natin, 5. Yung EH natin, class, same, 5. Okay? Tapos yung CF. So, yung CF natin, class, 5. Tapos yung CH. So, yung CH natin, class, 5. Tapos, lahat na nung naiwan, class, ay hindi. 3. So, yung mga vertical, class, 3. So, ito, 3. Yeah. Lahat na nung naiwan, class, is 3. Yan. Okay? So, yung areas natin, class, again, lahat na nung top tsaka bottom chords, 0.008. So, 0.008. 0.008. 0.008. 0.008. So, yan yung top chords. Yung bottom chords natin, class, magsa-start siya sa AF. So, 0.008, 0.008, 0.008, to 0.008. Okay? Tapos, class, ano pa? So, yung CF rin daw, class. So, 0.008. Tapos, same with the CH. So, CH, 0.008. Okay? Tapos, class, yung BF taka DH, 0.6. So, BF, 0.006. Tapos, yung DH, 0.006. Tapos, yung naiwan, class, 0.004. Okay? Silipat natin, class, lahat, no? Nandito, doon. So, again, class, saan natin kukunin yung S? So, kukunin natin yung value ng S, class, dito sa real system. Kukunin natin, class, yung value ng UBC dito sa virtual. Okay? So, yun, ilipat lang natin. Since may pattern, class, dapat bilis. So, si negative 1, 2, 2.67. So, yeah, negative 1, 2, 2.67. So, negative 1, 3, 3.33. Same, class, negative 1, 3, 3.33. Tapos yung BF natin, class, yung negative 48. Tapos, negative 73.33. Tapos, 0. Tapos, class, negative 60. Tapos, negative 64. Okay? So, bottom chords natin, class, 153.33. Tapos, class, yung 181.33. Same, 181.33. Tapos, 166.67. Okay? Kaya natin to. So, with that class, pwede naman na lang natin fill up yung UBC. So, UBC class, magagaling siya dito. So, 0.33 class, no? 0.33, negative 0.33, negative 0.33. Tapos, class, 1. So, 1.25, negative. Tapos, yung 0. Okay. Tapos, negative 0.42. Tapos, 0 rin. Yeah. Tapos, start na tayo sa bottom course. So, negative 0.42. 0.42 positive. Okay? Tapos yan, class. So, gamitan ulit natin, class, ng calc function. So, i-erase ko na to, no? Galing ko na to. So, calc function, again, class, para ma-fill upan natin ng mabilisan nyo nandito. Okay? So, again, class, ang galawa natin dyan, di ba? So, name muna natin yung column. So, in-name natin to, class, na A, ito yung B, ito yung C, ito yung D. So, with that class, kaya na natin buong equation natin doon. So, ang equation natin dyan, class, yung S muna. So, yung C class, tapos yung D, tapos yung A, over class yung B.
Okay? So again, class, pindutin lang ulit natin yung calc. Ito mo yung calc, class, tatawin yung ano yung C mo, ano yung D, ano yung A. Okay? Tapos, class, ano yung B. So pag binigay mo lahat ng unknown, class, ibibigay niya yung sagot. Pag binigay niya yung sagot, class, dapat ang pindutin mo equal sign. Okay? Pag pindut mo yung equal sign, class, pabalik-balik siya dyan. Okay? So, sample lang natin, class. So, example natin, class, yan, no? Pag titignan natin, class, again, lagay muna natin yung working formula. So, ang working formula natin, class, is CDA. So, CDA over, class, yung B. Okay? Tapos, class, again, yan na yun. So, ipinutin na natin yung calc, class. Tatanungin nyo yung C, class. Ano yung C natin? So, negative 122.67. Okay? So, equal sign. Ano daw yung D, class? 0.33. Okay? Ano yung A, class? So, 4. Ano yung B natin, class? 0.008. Equal sign, class. Ito na yung sagot. So, yan yung lalagay natin dito, class. So, negative 0.55. Okay? So, kung titignan natin, class, yung AB tsaka BC, parehas yung entries. So, matik, parehas rin. So, 0.55. Okay? Tapos, class, equal sign. So, again, ano yung C natin, class? So, this time, negative 133.33. Okay? Tapos, class, ano yung D? So, negative 0.33 din. Okay? Yung A natin, class, is still 4. Tapos yung B natin, class, is still yan. So, equal sign mo lang. So, ang sagot natin dito, class, is so, 2139.45. So, same rin sila, class, C, tsaka D, kung papansin nyo parehas. So, dapat 21999.45. Okay? Tapos, class, ganun ulit. So, equal sign, class. Ano yung C natin? So, this time, class, negative 48. Yan. Okay. Tapos, ano yung D natin, class? 1. Tapos, ano yung A natin, class? So, 3. 3. Okay. Tapos, yung pa natin, 0.006. Okay. So, titignan natin, class, negative 24,000. Okay. So, equal sign mo lang ulit, class. So, ano yung C? This time, class, negative 73.33. Okay. D natin, class, negative 1.25. Okay? Tapos, class, yung A natin, class, 5. Tapos, 0.008. Okay? So, kung titignan natin, class, 57289.063. Okay? So, gawin nyo lang yung class hanggang umabot tayo sa dulo. So, i-fill up ko na lang no hanggang dulo. So, ito class, kung titignan natin, ito 0 kasi may 0 na matik. Ito rin class, 0. Tapos ito class, 15750. Ito naman class, negative 40249.125. Okay? Tapos ito class, 60745.55. Same sila class nung GH, so 6745.55. Okay? Yung last class, 43759.875. Okay? Since puno na natin yan, class, so, marahin ko na muna yan, no? Yan. So, kompleto ng table, class, pwede na natin gamitin yung formula. So, ang formula natin dito, class, di ba, 1 times yung BC. Okay? So, equal yan, class, again, sa summation dapat, class, ng SU sulae. Sulae. Pero again, class, dito, parang hiniwalay natin yung E, no? So, dapat, class, ano lang tayo, summation ng SUBCL over, class, yung A. So, multiply lang natin ng 1 over E. Okay? So, dito, class, ang sum kasi niyan, class, andito, no? Ilagay ko na lang dito sa gilid, class. So, pag sinum natin, class, lahat ng last column, sagot dito sa 177549.713. Okay? So, yan na class yung ito. So, titignan nyo class yung 177549.713. Divide lang natin class or multiply natin ng 1 over E. So, ang E natin class against 200 times 10 raised to 6. Okay? So, magkakaroon tayo class ng change in BC. So,
So 0.12388 meters. Okay? Simplify natin, class, 0.888 millimeters. Para mas ma-imagine natin. Okay? Pero hindi yan yung gusto natin makuha, class, kasi ba ang gusto natin kunin, class, is yung rotation sa BC. So again, class, ang formula natin ng rotation sa BC, equal yung class deflection sa BC over class yung length natin sa BC. Okay? So kung titignan natin, class, meron na tayo niyan. So again, equal siya, class, sa 0.888 all over class yung LBC. So BC natin, class, is 4. Pero dapat class naka-millimeter ito. So 4,000. Okay? Ito na yung final answer natin, class. So meron na tayo, class, rotation sa BC equal sa class sa 0.123 runs. Okay? So positive siya, class. Tapos tama yung assumption natin, class. Kasi positive. Ibig sabihin, class, yung BC natin, clockwise. Yes. Okay? So tingnan natin, class, kung tama yung sagot natin. Yan. So titignan nyo, class, tama tayo. Okay? So, tuloy lang natin, class. So, next example tayo. So, i-erase ko muna, class, no? So, tuloy natin, class, no? So, again, class, example 3.17 naman tayo ngayon. So, 3.17. Okay? So, this time, class, kung titignan nyo, so, yung first example sa ating, class, dahil siya sa axial deformation. So, this time, class, paano naman, class, kung yun? Yung deformation natin is due to change in temperature naman na ngayon. Okay? So, titignan nyo, class. Yan, given-given lang tayo, class. So, ang given natin this time, class, kung titignan daw natin kasi members AB, tapos si BC, no? Meron daw sila, class, temperature drop. So, negative, class. Ganun lang yun, class. Pag drop, ini-negative natin. So, 8 degrees Celsius. Okay? Tapos, class, meron rin tayo si A, F, C, F, G, si G, H, tapos si EF, EH. So, sa kanila naman, class, meron tayong rise or increase. So, dapat positive siya, class, kasi increase. So, 30 degrees Celsius. So, ganun lang yun, no, class? Pag meron tayong decrease, negative. Pag meron tayong increase, positive. Okay? Tapos, class, meron din tayong given na alpha. Like yung factor ng temperature. Meron tayong 1.2, class, times 10 negative 5 per degrees Celsius. Okay? Ayan na yung given. So, dating gawin, class, ang first step natin, determine si muna. So, bakit pa rin natin kailangan mas mag-determine si? So, titignan nyo kasi yung formula natin, class, di ba? Pinamin formula natin pag process, class, is 1 times yung deflection is equal to, class, yung E, yung U, tapos yung deflection. So, kung titignan nyo, class, laging may U yan. Kahit anong mangyari, class, may U. Regardless kung actual temperature or fabrication error. Okay? May U. So, ibig sabihin, class, pag may U, yan yung bar forces, class, dun sa virtual. So, kailangan at kailangan pa rin natin, class, i-check. Pwede natin kunin yung reactions kasi kailangan natin, class, i-solve yung thrust completely. Okay? So, again, class, Mr. J, may dalawa siyang jacket. Okay? So, may bilangin natin, class, ilan yung joints niyan? Meron tayong 8. Tapos 3 supports. Tapos meron tayong, class, 13 members. So, 16 class is equal to 16, therefore the structure is determinate. Okay? Next class, again, kailangan pa rin natin dito class ng assumption. Kasi ang kinukuha pa rin natin, class, is deformation. So, ang assumption natin, class, so, ang kukunin natin is yung vertical deflection sa C. So, i-assume natin, class, yung vertical deflection natin sa C is downward. Para maging downward yung class, again, kailangan natin siyang i-represent with a unit load. Represent. With a unit load downward at C. Ayan. Okay? So, with that class, pwede natin i-drawin yung real tsaka yung virtual system natin. So, i-erase ko lang. So, yan. Tuloy natin class. So, drawing natin yung reel. Dito na drawing class yung reel. Tapos dito natin lalagay yung virtual. Okay?
So, itsura ng reel natin dito, class. Kung titignan nyo, class. Yung reel natin, kung titignan nyo, papasin nyo, wala siyang loading. Okay? So, kasi, class, ang kiyo-consider nga natin dito is change in temperature, class. So, parang given, class, na more or less, kailangan natin ilagay, class, kung anong mangyayari sa members. Saan dyan yung members na change in temperature? Ganun, class, yung itsura ng reel system natin. Okay? Again, class, redraw ko lang. So, i-copy muna natin, class, paganyan, no? So, may ganito, may ganyan, may ganyan, so, may ganyan, so, may ganyan. Ito class naka inch. Ito naman class naka ruler. Okay. So again class, ang pinagkaiba lang naman niyan, diba pag virtual class is, parehas lang yung structure. So i-redraw rin natin, copy na rin lang natin. So again class, dito may hinge, dito naman class may ruler. Okay. So sa virtual class again, lalang natin lang yan. Diba in-assume natin class kasi kinukuha natin yung vertical deflection sa C. So, dapat maglagay tayo class ng unit load. So since hindi na in-assume natin class na downward siya, maglagay tayo ng downward unit load dun sa C. Okay? Hindi muna natin pala A, B, C, D, E, F, G, tau, H. So A, B, C, D, E, F, G, tapos H. Okay? Ito class, good to go na tayo sa virtual. Ganyan yung itsura niya. Dito naman class, ganyan din, real. So copyin mo lang yun. Pero this time class, hindi tayo magsosolve ng bar forces. Kasi ang isosolve natin dito class, ilalagay mo lang kung saan yung mga members class na may change in temperature. Okay? So titignan natin class, di ba may drop class sa AB tsaka BC. So titignan natin class ito. Sa AB class, meron tayong negative 8 degrees Celsius. Okay? Same class sa BC, negative 8 degrees Celsius. Tapos class yung AF daw, FG, GH, saka EH. So, titignan nyo kasi yung buong top chord. Meron daw tayong positive 30 degrees. So ilagay nyo lang natin class positive 30 degrees Celsius, positive 30 degrees Celsius, or yung class positive 30 degrees Celsius, positive 30 degrees Celsius. So, ganyan na class yung analysis natin ng real system. Okay? Tapos next class dito, kung titignan nyo kasi yung formula natin, meron pa rin tayong new. So, kailangan pa rin natin class i-solve yung bar forces niya. Okay? So, paano natin i-solve yan class? Unahin muna natin yung reaction. So, reaction muna class. Okay? So, again class, ang kuha na lang natin yung reaction class, yung virtual lang. Kasi hindi natin kailangan class dito sa real. Okay? So, dito class, sabihin natin meron tayong pataas. Paganyan. Meron tayo dito. Pero din tayo dyan. So, ito pataas class. Ito rin pataas. Yan. Ito zero. Okay? So, kung titignan natin class, diba symmetrical siya dito? Safe to say class na yung AV natin class equal yung class sa? So, yung AV natin, A vertical equal yung class sa reaction sa E equal yung class sa 1 half ng 1. So, pareha sila class na 0.5. Tapos pataas sila class. Okay? Ito, 0.5. Ito rin class, 0.5. Okay? So that's it for the reactions class. So, kailangan natin solve class yung bar forces nun. So, paano yan class? So, dating gawin class, ano ba? So, mag-eliminate muna tayo class ng zero bar force. So, kung titignan natin class, di ba? Joint. So, rule 2. Three forces class, yung dalawa magkalinya, yung pangatlo matik zero. So, kabila rin class. So, ang maganda kasi sa symmetrical class, kung ano yung itsura niya dito, class, so hatiin natin, no? Kung ano class yun nandito, yun na rin yung nasa kabila. So, alam natin, zero yan class, no? So, titignan mo kasi analyze natin joint B. So, 1, 2, 3 na rin tayo class. Yung dalawa din magkalinya, matik yung pangatlo, zero. Okay? Si solve natin class yan. So, pag sinosolve, pwede rin natin isolve to agad, class. Paano? Kasi forces vertical lang naman yung class, no? So, meron tayo class ng 0.5. Kailangan natin malaman yung slope niyan. So, ang slope niyan, class, is... Trabaho to, ah. Kailangan pa natin kunin yung slope niyan, class. Rekta na lang natin class. So, ito class. So, pag nag-analyze tayo dito class, makukuha natin ito. Yan is equal to class sa 0.833 compression. Okay?
Ito class, makukuha natin 0.667 tension. Okay? So, alam natin 0 yan, 0 yan class. So, kung ano yung value nito, class, yun na rin yun nandun. So, 0.833 compression. Ito rin class, 0.667 tension. Okay? So, ito class, alam natin 1 yan. Tapos, class, tension siya kasi downward. Pag-anin. So, i-mirror lang natin class kasi alam natin symmetrical class kung ano yung values nung nandito class, yun na rin yung values nung kabila. So, short tayo kasi ito 0.833 to compression. Same class 0.833 compression. Okay? Ito class 0 na rin to. So, ito class is 0.667 tension. 0.667 tension. So with that class, nasagot na natin or naka-analyze natin lahat. Ready na tayo kasi gumawa ng table. Okay? So this time class, ano itsura ng table? So ipa-pattern lang natin kasi di ba ang formula natin dito class is equal to, di ba, 1 times yung deflection class is equal class sa, ito yung mean, di ba, summation class ng U, tapos yung deformation. Guess natin class, di ba, ang deformation class kapag thrust is yung alat change in T. Okay? So, pinaka-formula natin, class, ito i-substitute natin doon sa equal na siya class sa U alat. Okay? So, ang itsura class ng ating ano, ganyan na. So, first class, ito yung member. Syempre, matik, dapat i-analyze natin. I mean, natin yung member. So, meron tayo nung L class. Lato. Yan na lang. U. Okay? Tapos, yung nandito class, ayan na yun. Ihiwalay na lang natin class ito. Okay? So, meron tayo class nung UL tapos change in temperature. Okay? So, bilis natin class same, no? Top chords muna class, tapos class yung top chords muna tapos yung mga susunod. Okay? So, this time class, ang ilalagay lang natin dito class is yung yan. Yung nag-change due to yung may change in temperature lang. I-disregard na natin class yung mga walang change in temperature kasi matik zero sila eh. Okay? So ang i-analyze lang natin class is yung mga members na nag-change in temperature. So, again class, pasok si AF, si FG. Okay? Meron rin tayo si GH, meron rin tayong EH, si AB, tapos si BC. Okay? Ano yung lengths nila class? Na yung lengths nila. So, yung diagonal class is ano ba to? So, yan. Tapos yung 4 squared. 3 squared class plus yung 4.5 divided by 2 squared. So, ilan yung class? 3.75. So, lahat ng diagonal class, 3.75. So, ito, 3.75. Yung FG class, 3.75 din. Same, 3.75, 3.75. Tapos, class AB, BC is 3. Tapos, 3. Okay? Change in temperature natin, class, again, pag increase, positive. Pag decrease, negative. So, yung apat na nasa taas, class, 30. 30, 30, 30, 30. Ito class, negative 8 plus negative 8. Okay? Dapat consistent lang tayo sa units class. So, units natin dito, meter. Ito, degree Celsius. Ito class is kilonewton. So, ito class, ang unit natin dito is meter, degree Celsius, kilonewton. Okay? Tapos class, ilipat lang natin yung mga nandito. So, meron tayong compression class, negative 8.30, I mean 0. Negative 0.833. Same class, negative 0.833. So, apat na ganito. Okay? Tapos class, yung AB tapos yung AC. So, dito class, actually pala, yan. Kukunin nyo lang class yung bar force nung mga may change in temperature. Hindi mo na kailangan kunin lahat to. Okay? Ang kukunin mo lang class na bar force is yung may change in temperature. Ko yun kanina. Okay?
Inulitin ko, class. Ang kukunin mo lang, class, na bar first, kasi yun lang naman yung record dito, class, is yung mga may change in temperature. So, kung isa lang yun, class, isa lang, kahit mo na-solve completely ito. Okay? So, this time, class, meron tayo, no? 0.667. Okay? So, with that, class, hindi na natin kailangan yung nasa taas. So, i-erase ko na, no? Utuloy natin, class. So, again, calc function ulit tayo dito. So, again, iname muna natin, class. So, ito si A, ito si B, ito si C. Okay? Pag ganyan yung naming natin, class, kung titignan natin, ganun na. Ito na yung formula natin, class. So, siguro, si na-jumble lang ng konti, class, pero C, A, tapos si B. Okay? Tapos, class, again, pindutin lang natin yung calc. Sa tanong yung unknown. Sa unang unknown natin, class, ano yung C, ano yung A, tapos ano yung B. Okay? After niyang, class, ibibigay niyo yung sagot. Pag pinigay na niyo yung sagot, class, pindutin mo yung equal sign. Pagka pindut mo na equal sign, class, pabalik-balik na yan dito. So, iikot lang na ganyan. Okay? So, ipakita natin, class, kung ano yung tsura. So, again, class, ang formula natin is C, A, tapos B. Okay? Pindutin natin, class, yung calc. So, tanong yung C. Yung C natin, class, is negative 8, negative 0.8, 3.3. Okay? Ang A natin, class, is 3.75. Okay? So, ang B natin, class, is 30. So, equal yan, class, sa ito. So, technically, gawin na natin, class, 93.7. So, pare-parehas na to, class, no? 93.7, negative 93.7, negative 93.7. Okay? Tapos, class, equal sign. So, ano yung C natin, class? 0.667. Tapos, yung A natin, class, 3. Tapos, class, negative 8. So, yan. Itignan nung, class, negative 16. Negative 16. Okay? Tapos, kunin lang natin yung sum niya, class. So, ang sum natin, so, i-add lang natin lahat to, class. Tignan mo yung sum niya, class, equal yan sa negative 406.8. Okay? So, yan. So, i-erase ko lang ulit. So, again, class, yun, no? Tuloy natin. So, alam natin, class, ibang kinukuha natin dito, class, is yung change in C vertical. Okay? So, again, class, ang formula lang natin dito, class, general device yung U times, class, yung deformation. Pero, again, class, alam natin deformation due to kwan, class, is magiging ganyan na siya. So, like yung alat, change in T. Okay? So, kung titignan nyo, class, ang nandito is nakuha natin, class, is yan. So, meron na tayong change in U, L, A, T. So, kailangan lang natin i-multiply, class, dun sa alpha. Okay? So, yun na yun. So, kumulin natin, class, yun. So, negative 406.8 times, class, yung alpha natin. So, 1.2 times 10, negative 5. Okay? Makunta natin, class, yung change in C. Ito na kasi negative 0.00488 meters. Okay? Or like, pwede rin negative 4.88 millimeters. Okay? Final answer na natin, class, change in C vertical is equal to 4.88 millimeters. So, negative plus, ay, hindi ko sinulat. Ah, dito. Nalimutan ko isulat. Yan yung assumptions natin, class. Andyan. Technically, class, since in-assume natin siya na downward, pero negative siya, ibig sabihin lang nito, class, ibig sabihin nito, is wrong assume direction. So, invert natin, class, yung in-assume natin. So, hindi siya downward, class, upward siya. Gets ba? Right? Tuloy natin. Check natin, class, kung tama yung sagot natin. So, kung titignan nyo, class, yeah, tama tayo. Okay? So, tapusin na natin, class. So, meron rin tayo dito. So, yung example 3.18 natin, class, yeah. I-erase ko muna ito, class. Yeah, so, tuloy natin. So, again, this time, class, 3.18. Anong given natin, class? Ang given natin, wala na tayong given na E. Yeah, kasi hindi natin kailangan. So, ang given lang natin dito, class, meron daw tayo yung CF daw natin kasi is equal to
Tulong. So, pagtulong dito kasi, so, ganito, no? So, pagtulong, so, yan yung error natin kasi masyadong mahaba compared dun sa in order natin. So, positive yan. Pag too short, mas maiksi class, negative yan. Okay? So, yung CF daw natin class is 15mm tulong. So, positive 15mm. Okay? Tapos, class yung EF natin is equal to 10mm too short. So, negative 10mm. Okay? So, para i-convert na natin class. So, positive 0.015 meters. Okay? So, ito class negative 0.01 meter. Okay? So, ganun. So, dating gawin class, first step natin is determinacy. So, determinacy natin class, again, trust us. So, si Mr. J. Meron dalawa siyang jacket. Okay? Ilan yung members, ilan yung joints natin class? Meron tayong 6. And yung reactions natin, 3. Meron tayong 9 na members. Okay? So, 12 is equal to 12. Therefore, the structure is determinate. Okay? Tapos, assumption. Ayan. Hindi natin kailangan sulat. Andun na rin pala. So, again, class, i-assume natin. So, ang ginukuha natin class is vertical deflection at D. So, vertical deflection at D, downward. Okay? Para maging downward yan, again, class, i-represent natin represent with a unit load downward at T. Okay? So, hindi ko yung sulat kasi andito. Yan, yan yung assumption natin, class. Downward. Okay? So, ang next step, class, is alam na natin yung assumption. Pwede natin gawin yung real tsaka yung virtual system. So, yan, class. Gawin na natin yung real tsaka yung virtual system. So, itsura ng real natin, class, dito. So, real system. So, ito, class, ito na yung virtual. So, ang real natin, class, again, ganun natin gawin. Kukopy lang natin kung ano yung given. So, meron daw tayo, class, pag ganito. Yan. Ito, class, naka-hinge. Ito, naka-roller. Same class, kung ano yung tsura ng real structure mo, yun din yung tsura class ng virtual. Okay? So, ano yung tsura ng real natin class? So, yan. Sabihin lang natin, so, since ang kinukuha natin dito class is yung due to fabrication error, so, yun lang ilalagay natin dito. Ilalagay lang natin class, no? So, ito na yung A natin class, B, C, D, E, F. Same A, B, C, D, E, tapos F. Okay? So, sa real natin class, yun, ilagay lang natin. So, sabi dito class, yung EF daw natin class is 10 meters too short. So, too short, ibig sabihin 0.01 meter. Okay? Tapos class, yung CF natin. CF natin class is 0.015 meters too long. So, positive. So, yan na class yung real natin. Okay? Dito naman ba sa virtual, yan, ilalagay natin. So, ano bang gusto nating makuha class? Di ba yung vertical deflection sa D? Maglalagay tayo class ng downward unit load dito. Okay? Yan. Ano next step natin class? So again, ang gusto natin class, kukunin natin kung ano yung katapat dito. So kailangan natin ma-solve class yung EF tapos yung CF. So paano natin gagawin yan class? Paano natin gagawin yun? So, natin gawin class. Kunin muna natin yung reaction class ni virtual. So reactions na lang muna tayo class ni virtual. So, kailangan lang natin dito class is yung reaction sa C. So, meron tayo pag ganito, no? So, alam natin, zero na yan. So, gusto natin makuha class yung reaction ni C.
Kasi kung ano yung reaction ni C-class, more or less, yun na yung value nito. Nasa taas. So, nakuha na natin yung CF. So, problemahin na lang natin, class, kung anong value ni EF. Okay. So, yun. Ano makuha natin, class, yung reaction sa C, symmetry of moments, tayo ko sa A is equal to 0. Clockwise positive. Yan, class. So, meron tayo, class, nung negative reaction sa C times yung lever arm nyo, class, na 12. Mali. Okay. Plus yung 1 times yung 18 is equal to 0. So, makukuha natin plus yung RC natin is equal to 18 over 12 plus. It is equal to class sa 6, 3 halves. So may assumption natin class upward. So, yeah. Unit niya class is kilonewton. Ganun. May mali. Ano? DB. Okay? Tama ka, class. Ito yung 3 halves. Okay? So, alam rin natin, class, ito. 3 halves na rin. Tapos, class, dapat compression. So, kurin na rin natin ito, class. So, para makuha ito, alamin lang natin kung ano yung slope niyan. So, ang slope nito, class, is 6 vertical. 6 horizontal. Okay. So, parang square root of 6 squared plus 6 squared equals 6 square root of 2. Okay. So, para makuha yan, class, so yung vertical, so 1 divided by 6 over yung 6 square root of 2. So, yun nandito class yung square root of 2. Tapos, tension. Okay? Eh. Something's wrong. Maybe, ano yung naging 1? Ano nga natin, class? Paano yung naging 1? For now, class, sundan na lang muna natin yan. Okay? Para matapos natin. So, sa class, tama si book. For now, we say book is right. Okay? So, with that said, class, so alam natin class this is equal to 1. So, ito class is 1. Tapos, tension siya. Ito class is 1. Tapos, ito is compression. Okay? Give the book the chance.
Okay. Anyway, tuloy natin yung class. Pero may mali eh. Kasi hindi dapat ganun. Pero again, sige, adopt muna natin class para parehas natin doon. Okay? So, next class, so yan na yan. Meron tayong virtual, meron tayong ganyan. Tapos, ang formula natin dito class, di ba? Again, ang general formula natin, 1 times yung deflection class is equal to, ito, summation of yung U times yan. So, yan na yung formula natin class. So, ang laman ng table natin class, again, yung member, okay? Yung U, tapos class yung deformation. Okay? Tapos class, yun na yun. Yung U, tapos yung deformation. So, ilan yung members natin class? So, tignan natin class kung ano yung may fabrication error. So, meron tayo class nung EF, tapos meron tayo class nung CF. Okay? So, given naman na class, ano yung U natin? So, sundan na natin yung class. EF, so positive 1, dito negative 1. Okay? Dito naman class, so EF natin is negative 0.01. Dito naman class 0.15. Okay? So, titignan natin class dito negative 0.01. Dito negative 0.015. So, alam na natin class, yung sum niya is equal to negative 0.025. Okay? So, ito na yung class. So, ito na yan. So, equal siya sa negative 0.025 meters. Okay? So, ang final answer natin dito class, yung D vertical is equal to, yan, 25 millimeters. Tapos class, mali yung ating assumption kasi negative siya. So again class, ang meaning nito, yung wrong assumed direction. Okay? Tapos yun. So correct natin class. So di ba, in-assume natin class downward. Ibig sabihin mali yung downward class. Ang answer natin, upward. So titignan natin class, ganun yung ginawa niya. Pero again, ito may something na mali. So, kung i-correct nyo class, same procedure lang. Kung bagay i-update nyo lang yung sagot nyo dito. Okay? Tapos yung nandito class. Yan. Titignan natin class. Yes. So, that's it class for part 5. Ayan class. Tuloy natin. So, ang next nating class is, yeah. Susunod na topic nating class is yung Castellano. Ito. Ito na class yung part 6. Ito na rin yung last part class para dun sa ito, sa module 3. Okay? So again class, thank you for staying. See you on my next video.